Naranasan mo na bang kutyain dahil sa trabaho mo? Sa kwentong ito ay malalaman natin kung paano naging mayaman ang dating janitor na si Kevin at paano niya hinarap ang mga taong nanghamak sa kanya. Mga ka-explorers, baka hindi ka pa nakasubscribe sa aking munting channel, subscribe ka na rin po para kumita rin tayo. Noong bata pa lang si Kevin ay lugmok na siya sa kahirapan dahil walang trabaho ang kanyang mga magulang. Noong siya ay 7 taong gulang pa lamang ay pangangalakal na ang kanyang ginagawa upang matustusan ang kanilang pangangailangan. Habang kumakalkal si Kevin ng basura ay may nakita siyang isang dyaryo. Nakita niya dito ang larawan ng isang lalaking sobrang yaman. Napaisip tuloy si Kevin na balang araw ay magiging mayaman din siya sa pamamagitan ng kanyang sariling sikap. Nung nakauwi na siya sa kanilang bahay, ay nagtanong ito sa kanyang ina kung kailan siya mag-aaral. Pero ang sagot lang ng kanyang ina ay hindi daw siya mag-aaral dahil daw sa wala silang pera at mahirap lang ang kanilang pamumuhay. Ngunit hindi iyon naging hadlang sa pangarap ni Kevin. Kaya sinikapan pa rin niya na mag-aral kahit na hanggang sekundarya lamang. Lumipas pa ang ilang taon at nakapagtapos si Kevin ng sekundarya at siya pa ang naging top 1 sa kanilang paaralan. Ngunit si Kevin ay nalungkot dahil di man lang siya pinuntahan ng kanyang ina sa kaarawan ng kanyang pagtatapos. Pero napaisip rin siya na baka nagtatrabaho lang ang kanyang ina kaya hindi siya nakapunta. Nung pauwi na si Kevin ay pinakita niya sa kanyang ina ang daladala nitong diploma. Kaso, imbis na matuwa ang ina niya ay pinagsabihan pa niya itong, "Makakain ba ang diploma mong yan? Sinayang mo lang panahon mo dyan. Nakikita mo ba yung mga kapitbahay natin? Nakapagtapos yan. Pero ayun, nangangalakal ng basura. Kaya wag mo yung ipagmalaki sa akin." Tilubos maisip ni Kevin na ganun na lang ang sasabihin sa kanya ng ina niya. Dahil sa wala ng pang-aral si Kevin para sa kuleyo, ay nagdesisyon na lang siyang maghanap na ng trabaho. Nag-apply siya sa isang malaking kumpanya, ngunit sa pagkakataon na iyon ay janitor lamang na posisyon ang natitirang bakante. Napaisip si Kevin sa puntong iyon. Okay na tong trabahong to? At least decente, bulong niya sa sarili niya. Sa unang araw ni Kevin sa trabaho ay nakilala niya si Mark at James na kapareho rin niyang mga janitor. Sa isang buwan ni Kevin na pagtatrabaho doon ay ayos naman ang pakikisama nila sa kanya, maliban sa ibang employee na nangungot niya sa kanya dahil daw sa janitor lang ang mga ito. Ngunit pinabayaan lamang ito ni Kevin at nag-focus lang siya sa kanyang pagtatrabaho. Hanggang isang araw, dumating ang sekretarya na si Linda. Si Linda ay isang suplada at mapanglait na tao. At sa konting pagkakamali mo lang ay sigurado nang mapagsasabihan kanya. Noong naglilinis si Kevin sa may hagdanan, ay bigla niyang nakita ang sekretarya na si Linda. Hindi na malayan ni Kevin na nakalimutan niyang sabihin na basa pa pala ang sahig. Kaya natapilok at nadapa ang kanilang sekretarya. Sa sobrang galit ng kanyang sekretarya ay hinila niya si Kevin at pinagmumura sa harap ng mga kaopisina at katrabaho nito. Napahiya at matindi ang sakit na naramdaman ni Kevin sa mga sandaling iyon dahil daw sa isa lamang siyang hamak na janitor. Pero di pa rin si Kevin sumuko at ipinagpatuloy pa din niya ang pagtatrabaho niya kahit araw-araw siyang nilalait. Isang araw, habang nagtatanghalian si Kevin, ay bigla na lamang tumunog ang fire alarm ng opisina nila. Nagulat na lang ang mga ito na nasusunog na pala ang kanilang pinagtatrabahoang kumpanya. Lalong lumaki ang apoy at nagsitakbuhan ang mga nagtatrabaho doon. Ngunit sa kasamaang palad ay naiwan si James na na-stranded sa 2nd palapag. Rinig ni Kevin ang sigaw ni James sa mga sandaling iyon, ngunit walang tumulong ni isa sa kanya.
at sinabihan pa siya ng ibang mga nagtatrabaho roon na pabayaan na lang siya dahil sa wala ng pag-asang mailigtas pa ito. Ngunit hindi nakinig si Kevin sa mga sinabi nila at dali-dali niyang sinuong ang apoy at tinulungang makalabas ang kasamahan nito. Dahil sa nangyaring iyon ay pansamantalang natigil ang pagtatrabaho nila. 2 linggo rin ang lumipas at bumalik na sila sa kanilang trabaho. At balibalita sa opisina nilang magre-retiro na ang CEO ng kumpanya nila. Araw ng Sabado ay imbitado ang lahat sa farewell party ng magre-retiro na nilang CEO. Sa kalagitnaan ng pagdiriwang ay nagulat ang lahat at di makapaniwala nang makita nila na ang may-ari pala ng kumpanya ay ang janitor na si James. Nagulat na lang si Kevin at di makapaniwala sa kanyang nakita. Hanggang sa nagsalita itong si James sa harap ng maraming tao at nagpasalamat sa mga empleyado nito. Nang bigla na lang tinawag ni James ang pangalan nitong si Kevin at pinakilala niya siya sa harap ng mga empleyado na siya ang susunod na papalit sa magre-retirong CEO. Laking gulat ni Kevin sa mga sandaling iyon at labis ang pasasalamat niya dito kay James. Dahil sa ang akala niyang pangarap lamang, ngayon ay abot kamay na niya. Mga ka-explorers, hindi ibig sabihin janitor ka lang, ay hanggang doon ka na lang. Dahil pag sinabayan natin niya ng sipag at tiyaga, ay malaki ang pag-asang ang pangarap ay makakamtan.